Isang retiradong pulis sugatan at isang anak nasawi sa pananambang sa Pagadian City sa Buanga del Sur at isang binatilyo tinaman ng umunang iligaw na bala sa Bangued Abra. Yan at iba pa sa mainit na balitang probinsya. Hindi makalakad ang isang binatilyong 16 na taong gulang sa Bangued Abra matapos tamaan ng umunang iligaw na bala. Kwento ng ina ng biktima, nasa harap lang ng kanilang bahay ang kanyang anak nang bigla na lang itong bumagsak. May tama siya sa kaliwang hita. Hindi raw nila alam kung saan nanggaling o kung sino ang nagpaputok ng baril. Dahil bumaon sa hita ng biktima ang bala, kailangan niyang operahan. Isa sa ilalim daw sa pagsusuri ang bala para matukoy kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Maswerte ang nakaligtas sa pananambang ang dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo sa Ormoc City, Leyte. Kinilala ang mga biktima na sina Apolinario Arcayan at Friday Arino. Apat daw na armadong lalaki ang nagpaulan sa kanila ng bala. Nagtamo ang mga biktima ng sugat sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa pamamaril. Kritikal naman ang lagay ng isang retiradong pulis si Edwin Carado matapos tambangan sa Barangay Tiguma, Pagadian City sa Buanga del Sur. Pero nasawi ang anak ng biktima. Base sa inisyal na investigasyon, pauwi na ang pamilya Carado nang pagbabarilin sila ng mga hindi pa nakikilalang gunman. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nakaligtas naman sa insidente ang asawa niya pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa pulisya, personal na galit ang isa sa mga posibleng motibo sa pananambang.